Kahit na tumanggi itong si Kai Soto sa ating Gilas Pilipinas ngayong parating na mga tournament na sasalian nila, ay sinisigurado pa rin ng samahang basketball ng Pilipinas na committed pa rin itong si Kai Soto sa ating national team. Kasama kasi ulit itong si Kai Soto sa exclusive lineup na ibabandera sana ng ating Gilas Pilipinas. Pero ayon naman sa kampo ni Kai, ay kung susubukan nila maisama ito para maglaro sa ating Gilas Pilipinas ay magiging sobrang challenging sa ngayon dahil sa pandemic. At gusto na muna nilang masolidify ang pagtahak ni Kai Soto sa pangarap nitong makapasok sa NBA. Pero bagamat ganito ang nangyari ay sinisigurado pa rin talaga ng SBP ang commitment nito sa ating national team. Samantala sa naging buwelta ni Kai Soto kahapon lang sa kanyang haters ay parang sinabi nito na hindi siya magpapa-apekto at mukhang hindi niya ito iniisip sa kung anuman ang sinasabi ng kanyang mga kritiko. Pinapatunayan pa rin ni Kai Soto na tuloy pa rin ang laban sa pangarap nitong makapasok sa NBA. At sa mga pinakabagong scrimmages na inilalabas nila ngayon ay ipinapakita talaga nito na mukhang totoo nga ang sinabi noon ni Coach Norman Black na pinahirapan nito si Angelo Kuwame noong nagkatapat sila sa training bubble sa ating Gilas Pilipinas. Kung papansinin natin ay mas lalong bumibilis, lumalakas at grabe na talaga ang in-improve ni Kai Soto mula noon. Kaya hindi na talaga nakapagtataka na mukhang totoo nga ang mga balitang pinahirapan nga ni Kai Soto si Angelo Kuwame. Bagamat wala tayong may papakitang video, still, kung magre-rely tayo sa mga sinabi ni Coach Norman Black na mukhang sinesikreto nila dahil sa health protocol dito sa Pilipinas ay mukhang totoo nga talaga na nakapaglaro itong si Kai Soto sa Kalamba Bubble. Kaya pala excited na din itong si Angelo Kuwame na makasama si Kai Soto sa mga FIBA tournament dahil alam nitong mas lumalakas na talaga ito na pinapatunayan naman ito sa mga scrimmages na inilalabas ng Smith League. Bagamat hindi talaga ito totoong mga laban ay makikita talaga natin na napakalaki pa rin talaga ng chance ang makapasok ito sa NBA na nasa top 30 spot pa rin hanggang sa ngayon ng Lines.com. At siyempre na ipinagdadasal natin. Samantala, si Third Ravenna ay kinilala ng Japan B-League bilang isa sa mga player na nagbibigay ng napakalaking impact sa kanilang liga at featured topic nga ito sa Japan B-League channel nila. Bagamat nag-i-struggle ngayon ang kuponan ni Third Ravenna na galing ngayon sa tatlong sunod na pagkatalo na may record na 11 wins at 30 loss at nagpapagaling ngayon sa kanyang injury ay itinuturing pa rin ng Japan B-League Federation na isa ito sa mga pinakamagagaling na player na tumapak sa kanilang liga. Ayon pa sa kanila na hindi may pagkakaila na may ilang game talaga na sobrang ganda ng pinapakita nito. Isa rin si Third Ravenna sa mga dahilan kung bakit mas nakilala ang bilig ng Japan sa buong Asia at napapabalitang maraming Asian player ang gusto na maglaro sa kanilang liga. Samantala, expected na sa April lang magbabalik itong si Third Ravenna ayon sa kanyang team na Sun and New Phoenix at maraming game pa ang aabutan ito base sa kanilang schedule. Kaya abangan natin